Hello má. Hello má. Hello này. Hello má. Hello mother. In one word, describe your mother. Super sipag. Maalahanin. Supportive. Mapagmahal. Caring. Describe yourself as a son to your mom. Sabi niya, black sheep daw ako. Loving and protective. Ako ang pinakamabait niyang anak. Sa tingin ko, yung pinakamabait sa mga kapatid ko. Describe yourself as a daughter to your mom. Makulit at supportive din sa kanya, mga gusto niya. What makes your mama happy? Pera. Makita niya kaming masaya. Kapag nakikita niya ako. Pera, wala pang sahod. San na? may deadline kasi yun eh. Kahit di pa sama, 29 pa lang, papaalala na yan, ganyan. Ang nagpapasaya sa nanay, sa mama ko, ay yung makita niyang sama-sama kami. Yun. Kasi magkakaiwalay kami. So, pag-birthday niya, pinipilit namin na sama-sama kami. Yun. Lalo na pag-Pasko, yung pinipilit namin. Pinipilit ko na magkasama-sama kami. Yun. Kasi yun ang nagpapasaya sa kanya. What makes your mama proud? Yung pinaka-proud siya, kaming tatlo magkakapatid, napagtapos niya kaming lahat. Yung mapagtapos niya kaming apat na magkakapatid. Hindi nung nakagraduate ako, nung kinasal ako. Makapagtapos, and yung mama ko kasi, medyo yun. Ewan ko ba, parang gusto niya mag-artista ako, gano'n. Dati, naalala ko, sobrang proud yan. Pag sumasali ako sa mga activities sa school, nag-theater actress ako. So, sobrang saya niya nun. Sobrang palakpak pa siya, sa'yo na lang nakatayo doon, gano'n. Yung nanay ko, nagiging proud siya. Siyempre, lalo na sa akin, proud yung nanay ko kasi ako lang yung nakatapos ng college kasi sa amin eh. So tuwing nakikita niya akong siguro nung nag-aaral ako, tuwing umakyat ako ng stage, nung bata ako, yun, sumasama sa akin yung nanay. Siguro that moment, lalo na yung nakatapos ako ng college, no, kasama ko yung nanay ko. I think, yung proud naman siya sa akin. What is your favorite thing about your mama? Lagi niyang pagluluto. Yung makita ko siyang ngumingiti. Pag nilulutuan niya kami ng pagkain. Si mama kasi bagets siya eh. Parang kapag ito yung gusto mo, makikijoin siya. Lalo na sa pagkain. Minsan KJ lang. Pero gustong-gusto ko kapag nakakasama namin siya sa mga gusto namin gawin. Like, kunwari, gustong pumunta sa Enchanted Kingdom, go siya kahit di siya magra-rides. Basta lagi siyang go siya kung nasan yung mga anak niya. Yun yung pinaka-favorite ko sa kanya. Sobrang yung nanay ko, mapagmahal yun. Kasi saka matatag. Alam ko matatag yung nanay ko kasi solo parent lang yung nanay ko. No? Malilet pa kami nung nawala yung tatay ko. So lahat siya na yung naging naging tatay namin. Siya yung bumuhay sa amin. No? Lima kami magkakapatid. Siya yung tumayong tatay sa amin. Lahat na ata ng pwedeng pasukan trabaho niya, nagawa niya. Para lang mabuhay kaming lima magkakapatid. What is your favorite bonding with your mother? Si mother ko kasi medyo marites ng konti. So, madalas nag-e-enjoy ako na may mga bagay kami pinagkukwentuhan na gano'n. And mag-grocery, mamili. Pagpapaganda, pagpapaarte, ganyan na mga kunwari. Magpapa-cleans ng coco, mag-beach, mag-outing kasama yung family. Yun. Simula nung bata pa kami. Siguro yung pagsha-shopping. Hindi kami gaano nagbabanding ng nanay ko. Lagi kasi, nung sa amin kasi ako, lagi akong wala sa bahay. Nasagalaan. Actually, bihira kami magbanding ng nanay ko. Kasi nga, magkahiwalay kami. Ako nandito sa Manila, sila nasa Bulacan. High school pa lang ako, magkahiwalay na kami. No? Magkalayo na kami. So, minsan, tumatawag kami, nagbibideo call, nagkakamustahan. Then, umuwi ako sa amin pag wala akong pasok, pag mga Holy Week, pag Pasko, pag birthday niya. I think sinasamaan ko siyang bumili ng mga gusto niya.
Yan, kaya rin, pag Pasko, nag-grocery kami. Yan, sabi ko, kahit anong gusto mo, sige, bibili natin. Yan. Yun, nakikita kong masaya yung nanay ko doon. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang sacrifice ng mama mo? Na-lose niya yung job niya para sa amin. Para sa amin mga anak niya. Kinailangan niya umabot sa point na nawala yung job niya. And malaking bagay siya kasi doon talaga namin naranasan yung hirap. Pero at the same time, yung hirap na yun din yung nagpatibay sa amin. And hindi naging hadlang siya to at least na mapagtapos niya kami magkakapatid. Pag nagkakaroon kami ng sakit, nakikita ko yung ano, kahit pagod na siya, talagang hindi siya maalis sa tabi namin para punasan yung pawis namin, bantayan kami kung mataas yung lagnat namin. Kasi yung mami ko, siya lang yung ano, kasi lumaki ako na yung mami ko yung talagang nagwo-work sa amin. Yung tatay ko naman, yun nagsistay sa bahay, tapos nag-asikaso sa amin. Ngayon, si mama, syempre diba parang siya yung hanap-hanapin niya yung mga anak niya, lumalaki. Pero yung mama ko, nakatayak ako. Yung mama ko, yung ano, nagsistay siya. Last, sabi ko, di ko iyak. Ano, pumapasok siya sa office. Tapos, naalala ko dati, parang pag pupunta siya sa school, nakapang uniform pa. Tapos sobrang proud ako kasi sabi ng mga ka-office mate, kay mga classmate ko that time na, alam, ang galing ng mama mo, nagtatrabaho kasi yung mga mama nila nasa bahay lang. Tapos parang ano, kahit na gano'n, nag-work siya, umaten talaga siya kahit na ano, may mga pa-event ako na kailangan puntahan, ganyan. Nakita ko nung ano, dati nung malilit kami, no? Nagkasambahay kasi yung nanay ko, may naglalabada, nagtitinda ng pandesal, nagtitinda kami ng mga fishball. Ayun, nakikita ko nung ano, umuwi ng pagod. Pagod na pagod yung nanay ko. Tapos kami, mga bata kami, mga tamad pa kami, siya pa yung naglalaba. So naalala ko nung umuwi ng hapon yung pagod na pagod. Tapos siya pa yung naguugas ng pinggan. So kaya sabi ko sa sarili, nung bata ako nakita ko yun, sabi ko sa sarili ko, kailangan bumawi ako sa nanay, sa mama ko. Kaya ngayon, kaya talagang tumutulong ako sa nanay ko. Nagpapadala ako ng pera sa kanya kasi nga gusto kong tumbasan yung sakripisyo ng mama ko nung bata kami. Kaya sabi ko sa sarili ko, mag-aaral ako. Tatapusan ang pag-aaral ko. Kasi nakita ko yung hirap namin dati. If she's watching right now, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Okay. Inis naman! Okay, sorry. Sorry kasi alam ko, isa ko sa mga pasaway sa amin tatlo. Alam ko naman kasi, lalo na pag may mga bagay na may mga decisions ka, tapos madalas ako yung kontra. Not because ayoko, mother. Hindi dahil ayoko. Alam mo naman tayo, medyo maingat lang ako sa mga decisions natin. Gusto ko kahit papaano, hanggat maaari, doon tayo sa may magandang outcome. And minsan may mga decisions ka na minsan kontra ako. And alam ko, hindi okay sa'yo yun. So, sorry. Pero know na love kita, kaya ako ginagawa yun. Kasi ayoko rin. Kasi pag nai-stress ka, kami din nai-stress. Ako din, sobrang nai-stress. And mas masakit sa akin kapag ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun. So sobrang hirap din sa akin. Please magpaka-healthy ka. Yung mga dapat mo nang tigilan, medyo tigilan mo na. Oo, kasi excited ako na at least someday, magkasama-sama tayo, kumpleto nila ate. At makapag, you know, kahit simpleng travel, magkakasama ulit tayong lahat. So please magpaka-healthy ka, ha? Nay, sorry kung minsan matigas ang ulo ko. Kung minsan, sabi nyo minsan na ano, kapag pinapalo nyo ako, tinitingnan ko kayo ng masama at hindi nyo ako mapaiyak. Pero lagi nyong tatandaan na mahal na mahal ko kayo kahit ano pa man ang mangyari. Kayo pa rin ang nanay ko. Thank you, ma, sa lahat ng sinakripisyo mo para sa amin. Kahit na
alam kong kulang yung kung ano yung kaya niyo na ibigay sa amin kasi di naman kami ano eh, yung marami kaming gusto dati na hindi namin, pero masaya kami dahil buo kaming pamilya. Thank you sa lahat, kahit na ano, lagi tayo nag-aaway sa simpleng bagay, ganun. So, syempre, alam mo naman, bunso ako, tapos parang, si mama sobrang ini-spoil niya kasi ako, so sobrang thank you sa lahat. Parang onting hiling ko lang, kahit nagtatrabaho na ako, ako pa yung binibigyan, kesa mas madalas na ako yung magbibigay dapat. So, alam ko na parang grabe yung alaga niya sa akin, tsaka yung support talaga sa mga down moments ko kasi emotional ako. Nandun yung mama ko, sa kahit sa mga hindi niya gustong ginagawa ko, nandun siya. So sobrang thank you, ma, sa lahat. Kahit nakakainis ako minsan kasi arte-arte ko sa mga ginagawa ko, ganun, sobrang supportive. And kahit naman anong mangyari, nandito naman ako to support you. Kahit ano pang gustong style lang buhok mo. So sobrang love kita, ma. And hindi ako magiging ganito involved sa society natin, sa kamasa, wala ako, kundi din dahil sa'yo. Kung gaano ka ka-supportive, mag-push sa akin sa mga gusto kong gawin. So thank you, ma. Sobrang love kita. And so super, super love, as in. Parang kaya kong gawin lahat for our family. And lastly pa, gusto ko lang din i-mention si Ate Ed, na isa din sa mga nanay ko. Kasi si Ate Ed, siya yung ano ko, 28 years of kasambahay namin. So siya, wala pa ako, hindi pa ako buhay. Kasama na siya sa family namin. So siya yung nag-ano sa akin, alaga. So yun din, happy Mother's Day din sa Ate Ed ko. And syempre kay mama. Sa mama ko, artista na ako. So, alam ko, eh, kay mama, ano, proud siya sa akin. Maraming salamat ano, sa mama ko. Ano, na kahit mahirap yung buhay natin, hindi na ulit naghanap ng ibang asawa. So, nag-focus lang siya sa, ano, sa bunso namin, kapatid, Gia. Sana mag-iingat ka palagi, mama. Ingatan mo yung sarili mo. Kasi lalo yung sa trabaho mo. Nahawa ka pa ng ibang sakit. No. Soon, ano, mapapagawa natin yung bahay natin. Ipon lang ako konti. No. Bira ko masabi yun sa mama ko. Pero mahal na mahal ko yung nanay ko. Mahal na mahal kita, ma. Kahit bira ko masabi. Hello, mother. Ano? Nasaan ka? Nasa bahay. Kamusta dyan? Hindi ka utak mo. Ano gagawa mo? Eh, ginagayad yung ano, mga liliit. Yung nag-request ka sa akin ng lumpia. Mother! Ano? Happy Mother's Day. I love you. Oo, I love you. Gusto ko pera. Ay, sarap ng kare-kare. Ha? Sarap ng kare-kare. Oo, uwi na ako. Oh, sige. Bye-bye. Sige na, Paul. Wala kong ginagawa. Sige na. Bye-bye. Oh, bakit ka? Hello, ma. Oh. Nasaan ka? Sa bahay. Akit ka muna. Hindi si Papa. Huwag ka na mag-video. Say hi. Ma. Hi ka. Nakatingin sila lahat sa'yo. Ma, happy Mother's Day. Thank you. Yun lang, happy Mother's Day. I love you. Okay, bye-bye. Lonay, happy Mother's Day. Mother's Day na ba? Oh, yun, gusto ko lang sabihin yun. Happy Mother's Day. Kaya pang ibang ka dyan. Salamat. Nay. Ah? I love you. Okay. I love you. Love you too. Love you too. Love you one. Love you three.
Hello, Ma. Ma. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day? Ano ba? Anong gusto mo? Ah, ang gusto ko! Kas ang gusto ko dyan! Yeah, very good! Day, happy Mother's Day, Ma! I love you! Pero kas ang kailangan ko ngayon! Hello, Ma! Ah, hindi pala niya. May pasok ka, Ma? Hindi. Sa bahay lang kayo? Kumusta yung ano, Mama? Nagpa-check up ka na? Sure. Oo. Ano sabi? Uminom na ako ng gamot. As nag-start ka na uminom ng gamot? Oo. Yeah. Pag ano, uwi ako dyan? Kailan? Pag ano? Pag weekends. Happy Mother's Day, Ma! Kailan? Ngayon ba yun? Ngayon. Everyday. Everyday naman. Everyday naman, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Ma! Thank you! Love you! Everyday, ah! Ha? Everyday ba? Everyday, Mother's Day. Love you, Ma! Ingat kayo! Pagaling ka, Ma! Oo, punta ka dito! Ako dyan! Sige, bye-bye! Bye!